Good morning, mga kababayan. So, may mahalagang impormasyon mula sa konsulado sa Nagoya. Ano po? Ang passport application ay gagawin ng online. So, may email akong natanggap mula sa ating konsulado. Ipapaliwanag ko step by step. Advisory on the start of online passport applications. So, Nagoya PCG announces that all passport applicants who have not yet been scheduled for an appointment on or before 14 June 2021 are requested to apply for an appointment using the DFA's GOAS. So, ang ibig sabihin ay Global Online Appointment System. So, ang GOAS will be available starting 8 of May 2021. Bukas na po dahil ngayon ay May 7. Okay? At the Nagoya PCG official website. Ito po yung official website ng Nagoya PCG, ha? Papaskil natin dito sa screen. nagoyapcg.dfa.gov.ph. So, i-search nyo sa Google, ano ho, ang nabanggit natin, nakapaskil dito sa screen, then lalabas po ang website ng ating konsulado sa Nagoya. Kung nasa official website na kayo ng ating konsulado sa Nagoya, i-click nyo ang consular services from the top center of the screen. Okay? Then, click nyo ang passport. Then, click on book appointment link after having carefully read the requirements for the appropriate type of passport application. So, paliwanag natin. Kung nasa website na kayo ng konsulado sa Nagoya, i-click nyo yung consular services at the top center of the screen. Then, i-click nyo yung passport. Click on book appointment link. So, basahin nyo maigi. Then, sundan nyo lang yung step. Ano? Applicants will be able to apply as individual or as a group. Okay, pwedeng solo nyo or pwede rin kayong grupo. Pwede kayong mag-apply. Applicants are requested to carefully read the requirements and to prepare and bring all the requirements on your scheduled appointment. Ang kagandahan kasi ngayon nito, kayo na mismo ang pipili ng araw at oras ng gusto nyong scheduled na appointment. Ano? Ngunit, kailangan ninyong dalhin ang mga requirements. Ano? May mga requirements kayong dadalhin papunta doon. Ano? Basahin nyo lahat yon kung paano. The Consulate General regrets that it is unable to process the passport application of an applicant who is late, number one, late for appointment schedule. Number two, lacks any requirements. Okay. Kung nakapag-apply na kayo online at may schedule na kayo na papunta doon sa konsulado at na-late kayo, hindi po pwede. Ano? Number one yun. Number two, kung kinulang yung requirements ninyo, hindi nyo nadala lahat yung mga requirements na kailangan, hindi rin ho nila maproproseso ang application ng renewal ng passport nyo. So, these applicants will have to apply for a schedule again on GOAS. Magre-reschedule ulit ako kayo, mag-a-apply ulit kayo ng panibagong schedule nyo appointment. No? So, tandaan nyo yun. Huwag kayo malate at huwag kumulang yung mga requirements ninyo. To facilitate migration to GOAS, Nagoya PCG shall cease to process passport applicants sent by regular letter pack mail
after the 7th May of 2021. Paalala niyo yung mga previous videos natin, kailangan nating bumili ng letter pack sa post office or convenience store. Then mag-print out tayo ng application form. Pipilapan natin tapos ipapadala natin ulit sa konsulado. Hanggang May 7 na lang po ang deadline po niyan. Ano ho? Hanggang ngayon na lang, May 7 kasi ngayon, ginagawa ko tong video na to. So bukas na po mag-i-start ang GOAS, ano, Global Online Appointment System. For questions and inquiries on your passport application, please feel free to contact the Passport Division of the Consular General of the Philippines in Nagoya through telephone number, okay, 052-211-8811 and or email at nagoya.pcg@gmail.com. Okay? So, para sa inyong kaalaman, ang schedule of consular fees ang aming sinusunod. Ipo-post po natin sa screen dito kung magkano yung mga kailangan yung fees na babayaran, no? Para sa mga consular services na inyong ina-applyan. Ayan ho, nandyan sa ating screen. Para magkaroon ulit tayo ng idea tungkol sa GOAS o Global Online Appointment System, gagawa po ako ng separate video, no? Ihiwalay ko para kung kailangan natin itutok yung camera sa computer kung paano yung step by step o paraan sa pag-apply online ng GOAS, Global Online Appointment System. Lastly, yung consular jurisdiction po natin ng konsulado natin sa Nagoya. Ano, yung sakop na pwedeng kumuha ng consular services. Aichi, Fukui, Gifu, Ishikawa, Nagano, Niigata, Shizuoka, Toyama at Yamanashi. Okay. Sa muli nating pagkikita, mga kababayan. Ano, abangan niyo ulit yung aking next na video. So, salamat din sa ating gobyerno kay President Duterte sa kanyang malaking tulong para sa atin dito sa Japan. Naging mabilis at nakaka-save po tayo ng oras at pera, ano, sa pag-a-apply ng ating passport. Salamat din kay Nancy D. I Channel para sa video na to. For sharing, please subscribe and like. At i-share nyo na rin itong video para sa ating mga kababayan. Yun lang po mga kapatid, mga kababayan. Mabuhay ang Pilipinas. God bless us all. Bye!